Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po ay nagtuturo ang basic programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel at pakihit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad nito. So, this is tutorial number 3. So, dito ituturo po natin kung paano natin i-display yung product list natin na galing dito sa ating database. Tapos, filter natin siya by category and then dapat is ma-search rin natin siya. Okay? So, first, yung gagawin natin is dito sa ating category. Okay, so this is category CBO Katig. So dito meron tayong method para i-load natin dito ang yung ating category. So yun yung gagawin natin na or yun yung gagamitin natin. So, saan ba yan? Ayan. So, dito sa ating category, no? So, get category. So, this is a CBO category.items.clear. Then CBO category.items that add, tapos add tayo ng all. Okay, so ayan, so merong all, tapos dito copy natin yan, palitan natin ito ng category. So, sa form load natin, once na i-load niya dito, dito entry. So, isama niya yung si... Okay, so get category, okay na yan. Nandito na sa ating get category. So, check natin. Tan yung program. So, ayan, meron na siya dito. Okay, so next natin gawin is pa-display natin sa ating data grid. Then we have the public void load product. Kita po sa data grid v1 ano ba yung name niya yung v1. Okay, so mali yata yung nakoda natin, no? So mali siya, dito natin siya ilagay f7 tayo. Ayan, tapos dot data grid v1.rows that add tayo and then i-add natin yung clear muna para lahat ng data sa ating data grid. So iris muna niya, cn.open cn.close. So dito tayo pa-display ng record, mysql command select asterisk from. So from galing siya kay TBL product, from
table product. Tapos, mamaya na tayo mag-wear, no? Na-display lang muna natin dito. Then, yung DR, cm.execute reader. While DR. Tapos, lock natin. Then, close the data reader. Yan, data grid view 1. Dot rows dot add. Yung add natin is, gawin tayo ng variable dito. Int I equal value 0. Tapos I plus plus. And then this is the I. Yung DR. Ipa-display natin si, dito makita natin si isko code, isko name, at saka si quantity. So this is SKU code tapos dot string. So copy natin to, lagay natin dyan. Then this is SKU name, then yung quantity natin. So quantity is on hand yung ginamit natin, tapos on hand. Okay, so try natin pa-display yung record. So, once na tawagin niya dito, load natin. If that load product. So, try natin. So, ayan, meron na siya. Nakaload na yung product natin dito. Okay. Ayan siya. The next natin gawin is filter natin. So once na mag-search tayo, this is txt search. Tapos select tayo ng category. Tapos search tayo. So dito sa ating load product, so mag-wear tayo. Wear. Tapos, as category, so meron ba tayo category dito? So, category, like, and then yung category natin, CBO, category, or category.txt, and, tapos, dito tayo si name, search natin yung name. Name like txt search the text. So lagyan natin siya ng percent dito para lahat ng character na meron siya is i-display niya. Okay, so try natin. Tapos load. So try natin siya. Execute. Sample. Adapter. So wala. Check na natin. Spare part. Check natin is parts. Ayan, so meron siya na connecting, or pwede rin siyang tell natin keyboard. Type natin keyboard. So ayan, so naka-display na siya, no? So pag sinlik natin all, lahat ng records. So meron tayong condition dito. If, sa load product natin, so condition tayo. If, CBO catig that text is equal to all, sample equal to all siya.
what else? So, pag all, copy natin to. So, pag all siya, so hindi natin siya filter yung sali yung si category. So, where is kunin na. Ayan. So, search natin. Okay. So, examples is per parts type ng C. So, ayan. Pero, pag all, ayan. So, lahat ng mayroong letter C, naka-display siya. So, try natin i-customize yung data grid natin. So, punta tayo dito kay auto size. Set natin to disable resizing. Tapos, set natin to 30. Ayan. Tapos, back color natin. So, try natin palitan yung back color niya. Ito yung ipalit natin. Ayan, dito. Palitan natin siya. Okay. Tapos, yung fork color niya. Ito yung select natin. Ayan. Tapos, punta tayo dito kay order style, ano, ito is ina natin, okay, tapos punta tayo dito kay edit mode, ano, hindi edit mode, so, enable data visible. So, ayan. Okay. Tapos, yung grid color niya, click natin. So, try natin if maganda ba. So, select natin si all. Tapos, si. Ayan yung lumabas sa ating record. So, medyo pangit, no? Siguro, palitan natin ng ito na lang siguro. Yung gray. Ayan. Tapos, all. Ayan. Okay. So, ayan. So, next natin gagawin is pasensya na. Medyo maliit lang yung video natin. Kasi it's already 11:53 ng gabi. So, siningit ko lang talaga itong tutorial na ito. Kasi sobrang busy ko talaga ngayon. So, anyway. Maraming salamat sa iyong panonood at sa mga nag-message, nag-comment sa akin. So, yung sa nagsabi about sa enrollment management, I mean sa school management system. So, tatapusin natin yan. Anyway, siguro yung gagawin natin is gawa tayo muna dito ng inventory management system at saka the next tutorial naman natin is yung school management system. So, sa inventory management system, kasama po dito si purchase order, purchase sales, including the payment. So, lahat ng inventory or kasali sa inventory. So, i-cover natin. So, ito is mabago pa ito kasi wala pa tayo dito mga data or mga submenu. Okay? So, dito, dito is basic ano lang, product information, tapos the movement ng product, the purchase order log, the purchase sales log, the payment log, the balance, lahat dito is makita natin sa ating tutorial na ito. So, again, maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. And keep supporting this channel. Pag-share na rin sa mga kakilala niyo at mga kaibigan. Proud Filipino. Happy coding, everyone. Thank you.